siya may in relationship siya kay Rico. So, i-respect namin yung relationship din talaga ng isa't isa. And wala naman problema eh. Nag-work naman siya. And I think, mulat na rin naman yung mga tao ngayon sa realidad eh. So, alam na nila yung totoo. So, hindi. So, kayo ni Maris Racal, nagsiset na kayo ng tone for love teams even if you have personal lives. So, paano nyo yung na-maintain yung work and the personal life? Siguro, kasi si Maris matagal na rin sa industry eh. And ako naman, kung sino talaga ako, yun yung pinapakita ko sa tao eh. Siya, may in-relationship siya kay Rico. So, i-respect namin yung relationship din talaga ng isa't isa. And, wala naman problema eh. Nag-work naman siya. And I think, mulat na rin naman yung mga tao ngayon sa realidad eh. So, alam na nila yung totoo. So, hindi. Thankful ako na tinatanggap siya ng tao eh. Yun, mahal pa rin nila yung character namin, yung tandem namin, di ba? Kaya nga kinikilig pa rin. Actually, mas nakakilig nga eh, di ba? Na parang yung natural lang, yung pag, minsan lang kami, nag-uusap ka, nagkikita kami sa taping. Oh, ano, kamusta ka na? At least, pagka ganun, may pinag-uusapan kami palagi, di ba? Hindi siya nauubos. Chemistry, magaling na si Maris, matagal yun doon, sobrang galing na si, wala akong masabi. So do you think na yung ganong klaseng lupuso dapat para panggapin ngayon sa industriya? Parang ganon na pala dapat or yung typical pa din? Siguro, depende kung ano yung nag-work sa'yo eh. Kasi sa amin, nag-fit naman siya sa amin, sa character namin, sa personality namin dalawa. And I think, siguro oo, feeling ko mas okay kasi yung mas totoo kayo eh, na pinapakita mo yun na hindi ka naglalagay ng wall or something na ito kami, gano'n. Parang, wala, masarap sa pakiramdam kasi may freedom ka pa din na gawin mo yung bagay na gusto mo, nakakalabas pa rin kami, di ba? Ayun, nag-work din, nag-work siya eh. So, tsaka ako hindi mabigat sa pakiramdam. So last for me, so tinatry mo na i-establish yung sarili mo as a solo actor. Nang walang ka, no holds barred at all. So, ano yung benefits nun para sa'yo, not only as an actor, pero as yourself? Actually, mahihirap yun, yung solo actor. Siyempre, alam naman natin na ang palabas, dinadala talaga yun ng dalawang tao, di ba? Or ng kahit ilan. And I think, maganda kasi yung nasert namin ni Maris eh. So, ako, okay akong maka-work kahit sino. Walang problema sa akin yun. Pero kung magkaka-work kami ulit talaga, bakit hindi, di ba? Ang dami na, yung chemistry namin, yung, sabi ko nga sa kanya, yung charm ni Maris, iba eh. Nag-drive yung humor namin parehas. I think, ako sa solo actor, sabi ko nga, medyo may hinahapag ulit ako, pero kaya naman, pero ganun talaga eh, di ba? Kaya kailangan, minsan may mga ganun palabas, may ganun movie na ikaw magdadala. And I think, siguro, ayaw ko. Ako masaya ako na kasama ko si Maris ngayon. Yun lang sa akin. Napag-uusapan niyo ba ito ni Maris off-camera? Oo naman. Actually, si Rico nga nag-set visit yung nangaraan sa taping eh. Happy naman ako nakausap ko siya. Nagkakilala na kami sa ball. Sabi ko nga, naalala mo, yun ang ball. Oo, okay. Sa support namin, natutuwa nga sila. Natatawa silang dalawa yung girlfriend ko. Si Rico, of course. Natutuwa rin siya sa mga eksena namin ni Maris. Siyempre, alam niyo na yun, mga eksena namin. Isa-isa yun. Sabi mo kanina, na-meet mo na si Rico, Maris' boyfriend. So may mga bilin ba siya sa'yo, Maris? Sabi ko nga, gusto mo mag-love triangle tayo. Then nag-meet kami, tapos kasi parang, di ko pwedeng i-spoil eh, pero... Sure, parang gano'n na lang. Pero, nagpumunta siya ng safety section. Tuwa naman ako, sabi ko, nagkausap kami sa bed. And, ay naman, tropa lang din ito rin na namin eh. Sabi ko, interact ko sa ibang tao. Ganun sa lahat. Kahit lahat yung pantay-pantay.